Isang Pilipina na harang sa immigration na papunta sana sa bansang Oman para bisitahin sana ang sinabi niyang asawa daw niya. At ayon sa balita, nangyari ito noong October 19, 2023. Ngunit napag-alaman ng Bureau of Immigration na ang daladala nitong marriage certificate ay peke. Kasama din ang affidavit of support na peke din. At ayon sa investigasyon noong isang buwan, ay una na itong na-offload papunta sana sa bansang Malaysia. Gumamit din daw ang Pilipina na ito ng peking litrato or ng edited na litrato ng umanong asawa niya sa Oman. At ayon sa Bureau of Immigration, nagbayad ang Pilipina na ito ng 30,000 pesos para sa mga peking dokumento na daladala nito. Ngayon, nahaharap sa kaso ang Pilipina pati ang recruiter niya. Bakit pa kasi pumapatol ang ibang mga kababayan natin sa mga ganitong kalakaran sa pamimigay ng mga dokumento para lang makapag-abroad? Dahil guys, napakarami ng agency ngayon na halos wala nang ang hinihinging placement fee at pwede na kayong makapag-abroad. Hindi na uubra ngayon ang mga pamimigay ng mga dokumento dahil high-tech na ang gamit ngayon ng mga tao or ng immigration officer. Pwede na ma-detect kung peke ang dokumento na dala mo or hindi. Ngayon, nasayang lang ang 30,000 ni kabayan at nahaharap pa siya sa kaso. Kaya guys, sa mga kababayan ko dyan sa Pilipinas na nangangarap makapag-abroad, ay dapat dumaan tayo sa tamang proseso. Mag-apply kayo sa mga legit agency dyan sa Pilipinas at dapat dumaan kayo sa DMW at OWA. Dahil wag na wag kayong papatulong sa mga pamimeke ng mga dokumento, lalo na yung mga nakikilala nyo lang sa social media, kagaya ng Facebook or TikTok, para hindi kayo mapahamak. So ayun guys, sana may nakuha kayo idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!